Tatlong taon ng pagsulong, binhi sa pagkakamit ng Ibayo Pang Tagumpay para sa babae, bata at bayan. Ulat ng Gabriela Women's Party para sa taong 2012 hanggang 2015. Bit-bit ang mga aral at tagumpay ng ika-apat na pambansang kumbensyon, isinulong ng Gabriela Women's Party ang lahatang panig na gawain sa ilalim ng ikalimang pambansang kumbensyon na ginanap noong Mayo 2012. Ibayong pagsulong ang tinamo ng ating partido sa loob at labas ng Kongreso sa larangan ng kampanyang masa, gawaing parlyamento, gawaing propaganda, pagpapalawak at edukasyon, gawaing alyansa, gawaing proyekto at serbisyo, at gawaing internasyonal. Nilabanan ang korporatisasyon at privatisasyon ng mga pampublikong ospital. Tumindig tayo para sa akses ng kababaihan sa serbisyong pangkalusugan. Yes to access to women's healthcare. No to population control. Yan ang ating naging tindi at bumoto ng yes with reservations ang ating mga kinatawan sa Reproductive Health Bill. Naglunsad tayo ng Lingap Gabriela Relief Drive kasabay ng paglalantad at pagbatikos sa kriminal na kapabayaan ng gobyernong Aquino sa mga biktima ng kalamidad at mga katiwalian sa pondo at pamamahagi ng relief. Naging bahagi ang Gabriela Women's Party ng mga malalaking pagkilos laban sa pork barrel hanggang mailuwal na nga ang kampanyang People's Initiative Against Pork Barrel noong 2014 upang tuluyan ng maibasura ang sistemang ito. Kumalap tayo ng suporta at inabot ang maraming kababaihan sa inilunsad na Stand Up, Sign Up laban sa pork barrel. Sa loob ng tatlong taon, naging bahagi tayo ng global campaign na 1 Billion Rising. Sa Pilipinas, magkatuwang na dinala ng Gabriela at Gabriela Women's Party ang pamumuno sa mga Philippine Risings mula 2013 hanggang 2015. Matindi ang dagok na hatid ng kontraktwal na empleo sa manggagawa, lalo na sa kababaihan. Kung kaya't nilabanan natin ang eskemang kontraktwalisasyon at isinulong ang Regular Employment Bill. Masigla tayong nakapag-ambag sa kampanyang Save Mary Jane. At ngayon nananawagan para tuluyan na siyang makabalik sa ating bansa. Nilabanan natin ang pagtaas ng presyo ng bilihin, utilidad tulad na lamang ng singil sa tubig at kuryente, gayon din ang programang K-12. Inilantad natin ang mga anomalya sa mga dole-out na programa tulad ng 4Ps o itong conditional cash transfer. Labanan ng abuso, patuloy ang pagtindig ng Gabriela Women's Party laban sa karahasan, sa kababaihan at mga bata. Tinutulan natin ang panghihimasok ng malalaking negosyo at dayuhan sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng charter change.
Tinuligsahan natin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang panghihimasok ng mga sundalong Amerikano sa ating bansa. Nilantad natin at nilabanan ang mga paglabag sa karapatang pantao. Dumagundong ang panawagang magbitiw na si Aquino. Ang Gabriela Women's Party ay kasama sa mga naghain ng reklamong impeachment sa Kongreso. Sa loob ng Kongreso, naisampa ng Gabriela Women's Party ang mahigit sa 30 panukalang batas at mahigit sa 100 resolusyon ang ating mga kinatawan na sina Representative Luz Viminda Ilagan at Representative Emmy De Jesus ay nakapagtalumpati sa plenaryo kaugnay ng maiinit na isyu at usapin. Umabante at nakapasa sa Antas Komite ang Workers Safety and Health Inspection Employers Liability Bill na nagsusulong ng kaligtasan sa paggawa. Pumasa rin ang amendment sa Anti-Violence Against Women and Children Act at ang mga amendments sa Anti-Sexual Harassment Act. Naipasa rin ang pagbabasura sa batas na nagbabawal sa premature marriage sa kababaihan at gayon din ang resolusyon natin hinggil sa pagsusulong ng responsibilidad sa mass media kaugnay ng mga kaso ng karahasan sa kababaihan. Masigla ang naging gawain sa propaganda ang paglalabas ng mga pulyeto at mga newsletter. Masigla rin ang naging gawain sa mass media. Sustenido naman ang gawaing alyansa at ang paglulunsad ng mga proyekto. Itinampok ang makakababaihang likhang sining sa Art versus Vow. Ipinalabas ang mga progresibong pelikula sa Cine Gabriela. Hinimok naman ang marami na tumindig para sa hustisya sa Women's Tree of Justice, Rise for Justice. Naging tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ito ay sa anyo ng financial assistance sa pagtulong sa mga kaso ng violence against women, sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan at pagtulong sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Naniniwala tayong kaalaman at edukasyon ay mabisang armas na magpapalakas sa ating mga kababaihan. Kaya tuloy-tuloy na inilunsad ang Guapa School. Tuloy-tuloy ang naging pag-aaral, pagbibigay kaalaman at pagbibigay kakayahan sa mga kababaihan sa komunidad. Naging tuloy-tuloy ang pagpapalawak, pagpapadami ng mga miyembro at mga chapter at balangay ng Gabriela Women's Party. Naging aktibo rin tayo sa paglahok sa mga kumpirensya sa iba't ibang bansa. Dito na isusulong natin ang agenda ng mga kababaihan at na ipapalaganap natin ang ating tindig sa iba't ibang mga usapin. Sa pangkabuuan, nakamit ng ating partido ang ibayong lakas at tagumpay sa pagsusulong ng politika ng pagbabago. Higit nating napalakas at napalawak ang pakikilahok at pakikibaka ng kababaihan laban sa mga anti-mamamayang batas at programa ng gobyernong Aquino.
Napanghawakan natin ang mga aral at tungkulin sa gawain natin sa loob at labas ng Kongreso upang ibayo nating maisulong ang interes ng babae, bata at bayan. Kaya tangan natin ngayon ang lakas at tibay ng organisadong kababaihan sa buong kapuluan upang kamtin pa ang mas malalaking tagumpay sa susunod pang mga taon.